Hello mga bossing! Welcome back sa my channel! Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga nagre-ready na sa pagsalubong ng taon ng 2024, Year of the Dragon Wood mga bossing? Ngayon pa mga bossing, mas mainam, malayo-layo pa lang pero bermant na mga bossing. Kaya ngayon pa lang po mga bossing ko ay simulan nyo na po ito para hindi po kayo malasin or dumaan sa mga pagsubok, lalo-lalo na tungkol sa usapin ng pera. Yan po isa sa mga pinakamayor mga bossing. At syempre ganun din po mga bossing ko para malayo tayo sa anumang kapahamakan at syempre sa ating mga kalusugan. Kumbaga, karirin po natin to mga bossing para kayo po mga bossing ko ay mas maging masagana at maging masaya ang buong pamilya sa darating na taon ng 2024, Year of the Dragon Wood mga bossing. Kung mapapansin nyo mga bossing, pinalitan ko na yung aking background. Ang background ko na mga bossing ko ay double dragon na gold mga bossing ko. Swerte po yan. Ngayon po mga bossing, tapos may bundok pa po siya, katuparan sa mga pangarap sa buhay. Yan. Tapos meron siyang red, natatabi ng mga kamalasan, nag-attract ng swerte, ang gold ay para sa kasaganahan. Ngayon po mga bossing, ang unahin po muna natin mga bossing ko ay sa ating main door or sa ating gate muna sa kapaligiran mga bossing. Kailangan mga bossing ko, panatiliin natin na malinis ang ating pong kapaligiran, kaya tambuin na or walisin na yung mga tuyong dahon mga bossing. Kasi ang mga tuyong dahon ay sumisimbolo ng kalungkutan. Tapos, kung pwede magsilab, magsilab na po kayo para yung mga usok, yung mga negatibong yan ay mawala po yan. At pagkatapos, pero kung hindi naman pwede magsilab kasi may mga lugar na bawal na magpausok, yung ganun, dakutin nyo na lang at itapon ito sa basurahan. Ilagay sa garbage bag mga bossing. Pagkatapos po yan mga bossing ko, sa ating main door, kailangan magpanitili natin na malinis. Punasan na natin mga bossing ko ang ating mga main door. Ngayon po mga bossing, yung mga screen po natin. Pwede kayong kumuha ng timbang tubig at lagyan ito ng tatlong kutsara na suka. Yun lamang dalawang yan mga bossing. Tapos, kumuha ng malinis sa basahan, punasan nyo po yung inyo pong main door, pati yung mga doorknob po natin, screen, at ito po ay brasin na po natin. Or kaya po mga bossing, yung mga luma, yung mga, kahit mga panabit natin ng mga pampaswerte, kahit anong taong po yan na ayaw nyo alisin at luma na po ito, alisin nyo na po yan, itapon nyo na po yan. Dahil marami na po yan mga nahigop na negatibong enerhiya. Sa mga bintana naman po natin, punasan din yung ating berhas, yung mga salamin, yan, punasan po natin po yan. Pagkatapos, kailangan yung harapan ng ating tahanan sa main door, walang mga nakakalat na kung ano-ano or nangangamoy na mabaho. Kaya huwag kayong maglalagay sa gilid ng inyo pong main door ng basurahan. Ilagay nyo po yan sa labas ng gate at saka sa gilid ng gate at hindi sa mismong gilid ng inyo pong gate mga bossing. Ngayon po mga bossing, pagpasok naman ng ating tahanan, dapat na-open ng maayos ang ating pong pintuan. Tapos yung ating pong salas, panitiliin natin ng maganda, maayos para maayos din po yung pasok ng swerte mga bossing. Pagkatapos mga bossing, kapag dinig naman sa ating kusina, kailangan yung ating pinaglulutuan lagi po yung malinis. Pagtapos, ganun din po ang gawin po ninyo, punasan nyo po ito mga bossing ko ng may tubig at suka, punasan nyo po siya, tapos yung inyo pong, yung inyong lutuan, isa rin po yung sa dapat ay lagi malinis. Kaya dito maaga po ako mga bossing ko sa aming mga lutuan kasi kailangan lagi yung malinis para lagi masagana ang pamumuhay. Pagtapos yung pagtapos na po kayo maglinis sa kusina at saka sa salas po ninyo, sa kwarto naman po ninyo, kailangan yung ilalim ng inyo pong higaan ay lagi ring malinis. Kaya tambuin nyo na po ito mga bossing kasi baka yan po may mga anlilawa na sa ilalim. Tapos may mga damit kayo na madudumi na naglagpa ka na sa ilalim ng inyong higaan hanggang nagkaroon na siya ng anlilawa. Ayan, kaya kailangan malinis po lagi ang ilalim ng ating higaan. Bukod po dyan mga bossing ko, sa ating CR, kailangan ay lagi ring malinis. Lagyan nyo po ito ng halimbawa, pili lang po kayo kung gusto nyo ay isang kutsarang suka sa may lababo or kaya po ay isang kutsarang asin sa lababo. Yung mga mumurahing asin lamang po ang ating gagamitin, huwag ka nang gumamit ng iodized. Yung mga mumurahin lamang po na asin, okay na po yan. At pagkatapos mga bossing ko, pagtapos na po kayo na lagyan po yan lahat ng mga butas-butas, yung mga strainer na yan mga bossing, sa kusina po natin maglagay rin po kayo sa may strainer sa lababo. Yan, pati sa paliguan po natin, lahat po yan lalagyan nyo po dapat. Ganun din po mga bossing ko, pagtapos na po kayong anahin yung mga lababo, sa rep naman po natin, kailangan laging malinis.
Kayo po ay kumuha ng tubig, nalagyan nyo rin po ito ng suka, pagkatapos ipampunas nyo po ito sa inyo po rep. Kailangan malinis. Pagkatapos nyo po maglinis, pili lang kayo sa dalawa kung gusto nyo po ay uling or kaya po ay suka, ilagay nyo po ito sa rep. Kasi humihigop ito ng baho ng rep at ganun din po humihigop ng mga negatibong enerya na magdudulot po sa inyong mga bossing ko ng kamalasan sa pagkain. Kaya kami po dati-dati ganyan po kami mga bossing. Nagkakaroon na nga po ng lumot. Ganun katindi kasi ang dami ko nga pong ginagawa dati yung mga panahon ng sobrang krisis. Ngayon po mga bossing, dahil nga nagtitinda ako sa palengke, nalubog naman po kami sa pagkakautang po dyan, kaya hindi ganun kaganda mga bossing ko ang nangyari sa amin dati. Tapos ang dami ko na rin nagawang video, hindi rin ako pumatok-patok sa video mga bossing, wala po nanonood sa akin, wala rin nagsusubscribe sa akin. Kaya ang ginawa ko po mga bossing ko, in-apply ko ang aking mga nalalaman at ayon din po sa mga, marami rin ako mga libro ng Book of Shadow, yung mga tinuturo po dyan basta sa ikabubuti. Ginagawa po natin po niya. Wala namang masama na sumunod, lalo na kung ikabubuti naman po natin at maganda ang magiging resulta. Subukan nyo rin po yan. Tapos, magpalit na rin po kayo ng mga kurtina. Mag-general cleaning na po tayo. Palitan nyo po ng kurtina ninyo. Ang pinalit ko po mga bossing ko, kurtina namin ay kulay gold. Ngayon po mga bossing. Pero, ang pinakalaki color ngayon mga bossing ko, ay yung po nag-yellow orange mga bossing. Yun ang pinakalaki color. Yun nga po yung ating bracelet mga bossing ko na maswerte sa taon ng Year of the Dragon Wood mga bossing. Ngayon po mga bossing, kung isa ka sa mga naniniwala at mahilig sa mga ganyan, subukan nyo na po mga bossing ko na mag-general cleaning. At pagkatapos po nyan mga bossing ko, magpausok po kayo. I-welcome nyo po ang swerte. Sabi nyo, papasok ang swerte, pasok ang swerte. Welcome ang swerte at mawala ang kamalasan. Ganun po lamang ang inyo pong gagawin. Kaya kung kayo pinaniwala at nasyo po itong gawin, asya mga bossing, good luck bossing nyo po lahat.